sa aming mahal na Pilipinas. Good afternoon, good evening. Ano ba, hindi ko nang maalala kung anong oras sa buong mundo, no? Sa US, sa New York, sa Pilipinas, anywhere around the world. Nako, especially po sa mga taga-TFC, mga subscribers ng TFC, iWan TFC, FYE Channel in Kumu, Facebook and YouTube. Kumusta po kayong lahat? And Jekas, ikaw naman, go! Yes, hello TFC and FYE Channel and mga pasahero ng Jeepney TV from yes. Brooklyn. Good morning po sa lahat mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, in different galaxies, in this whole wide universe! I-introduce ko na po ang ating special guest for this morning. I'm sure pinapakaabangan niyo po ito kasi isa to sa mga batikang actress, di ba? Sa Pilipinas, yes. No? And hopefully dito na rin sa US eh kasi nagsastart na siya eh. So ito na po, i-introduce ko na. Okay, we are so honored this morning to be visited by one of the best and respected actresses in the Philippines who excelled in film, TV, radio, and now also here in the US. She has appeared in hundreds of roles, but what she is well known for is as Selena, the ultimate villain with that unforgettable evil laugh in the mega hit series Mula sa Puso, which garnered her several best actress wins. Sige nga, Jekas, gawin mo nga yung famous Selena laugh. Sige nga, go. Tama ba yun? Naku, baka magalit siya mamaya. Pagawa natin sa kanya mamaya. Oo nga eh, no? Grabe yung mata malaki. Parang clown naman yung sa akin. Parang nakakatakot na clown. she is now currently acting here in the US and has appeared in a Filipino-centric Hollywood major film, Yellow Rose. My God, ilang beses akong naiyak sa movie na yan. 3 times ko na panood. And has bagged a role in The Cleaning Lady TV series and some short films. Let's play catch up with our good friend na super bait po and super talented. Guys, please welcome the beautiful Miss Princess Punsalan! Woohoo! Hello! Hi! Magandang morning sa inyo lahat. Grabe, talagang walang kakupas-kupas. Ang ganda. Si Miss Princess Punsalan. Bago tayo magkwentuhan, syempre kailangan muna na ka namin i-grace dito sa aming kaeklatang okasyon. Ayan. Sure. Meron pang iniinom. Anong iniinom mo sis? Juice? Apricot juice. Uy, apricot. O, kami wine, day joke. Kape naman. Ito naman. Kape. Bawal na kami. So anyways, sa sambayan ng Pilipinas po at sa aming dearest USA, guys, let's all welcome the beautiful Miss Princess Punsalan. Welcome to Over a Glass or Two. Ayan, cheers tayo. Ayan. Kling. Congratulations, by the way. Ayun. Dami. From, I'll be honest with you, yung Yellow Rose, 3 times kong pinanood yun kasi sobrang grabe sis, ibang klase yung role mo. Ilang beses mo kaming pinaiyak doon. Congratulations. Oh, thank you. Grabe. This after nitong after nung Yellow Rose, ano pinagkaabalahan mo after? So, after marami nang nangyari. But basically, I just concentrated on my career as a nurse and me being a homemaker, a mom, a wife. Yun lang naman. Pero alam mo naman ang buhay dito sa Amerika, kahit yun lang ang ginagawa mo, it takes up your whole day talaga. Oh, when were you promoted? The promotion. As an assistant director? Nitong March. March. Wow. Ang galing. Always leveling up in all facets of life. Sinabi. Diba? Nurse ka, tapos at the same time, pinagsasabay mo yung acting career. So, paano mo siya nababalance? Well, unang-una, dahil alam ko na ang dami kong dapat gawin, lagi ako nagdadasal. Sabi ko, Lord, ang dami kong dapat gawin. Tulungan mo kong i-manage yung time ko. Tulungan mo ko. Minsan kasi, alam, meron ka na nakaset schedule, tapos may biglang need na mag-a-arise. So, sa nagpa-pray ako, ano bang uunahin ko? Ganon. So, but, basically, kung alam mo kung ano yung priorities mo sa buhay, mas madali mag-desisyon kung alin ang uunahin. Like for example, okay, so importante siyempre trabaho dahil constant yan eh. But I need to respect my time with my family. Kaya there were, like for example, merong
yung Pasadena Film Festival kagabi, hindi ko napuntahan kasi I needed to spend time with my family and also nagre-reklamo na rin yung katawan ko. Tapos meron sa isa pang premiere the other on Thursday na isang film na ginawa ko, it's called Pandemic Bread. Hindi ko napuntahan din because hindi ako maka-day off sa work. Hindi ko rin kaya magmaneho ng matagal, ng malayo, na kunyari mag-half day ako from work, diretso ako nang babalik ng gabi. Baka ma-aksidente ako. So, may mga ganun pagkakataon, kailangan mo lang malaman ano bang mas importante at that very moment. Grabe, ang tindi. So, pero sa saka nakakahanap ng time? O, yung Pandemic Bread, no? Galing. Nakakagutom naman yung title. Oo nga. Pandemic na tinapay. Sis, saan ka nakakahanap ng oras to shoot? For example, yung Pandemic Bread. Like, how many days yung shoot niyan? And especially yung pag-audition pa. Oo. So, ang nangyayari, since I have a 7 to 5:30 job, nakaka-uwi ako, tapos nagluluto ako, tapos I take care of my kid hanggang sa mapapatulog ko na siya. Pagtulog na siya, siguro mga bandang alas 12, doon lang ako pwede gumawa ng self-tape. Tapos so, syempre dahil hindi naman ako makakahanap lagi ng reader at midnight, kailangan kong gumawa ng paraan para meron akong kausap sa video. So I find ways and means to make it work. But basically, I make use of all the time that I have in my hands at that very moment. Ayun, ganun lang. Pero ang tindi, no? 12 midnight. Anong oras ka kailangan gumising? Alas 4. Minsan hindi ako natutulog pagka meron matinding audition. Ako yung matutulog lang kung 2 oras, tapos papasok na ako. Ay, my God! Kasi ang galing yung ano... workaholic. You were just promoted as assistant director. Ngayon, you have bagged two short films, di ba? Pandemic Bread at saka yung self-storage ba yun? And then... And meron pa yung isa yung The Gift na I recently watched in HBO Max, ang social. Can you tell us more about yung short film na yun? Oo, yung The Gift, it was submitted for a contest sa HBO. Ang theme is love. Tapos the story was about the caregiver na who takes care of other people, but at the same time, hati siya kasi kailangan din siya ng nanay niya sa Pilipinas pero hindi niya mapuntahan. Alam mo yun na, yun ang situation ng napakaraming overseas foreign workers. Nakakaiyak siya. Oo. As in. Kung papipiliin ka na, you know, to give up one thing, nursing or acting, what will you give up? Paano pag dumating yung point na yun, di ba? Mahirap, but I do believe that there is a time and season for everything. Minsan, ito ang buhay ko ay para sa bagay na ito. Minsan, ang buhay ko ay para sa itong bagay na iba naman. So, there's times and seasons in our lives. So, minsan, paiba-iba talaga yung direction ng buhay mo. Totoo yan. Kasi sis, parang inisip ko parang, kung ako yan siguro parang mag-concentrate na lang ako sa nursing. Kasi ang hirap pagsabayan ng acting. Kasi di ba, I mean, for example, like ako, may mga ginagawa ako. Nakakaya sa schedule kasi wala na. Yung acting kasi, like it's very volatile, di ba? Up, down. Mm-hmm. May times na merong auditions, hindi ka makukuha. Mm-hmm. Or pag nakuha ka naman sunod-sunod, paano yung shooting, right? Mm-hmm. Pero ang galing, no? Para mapagsabay mo yun. Parang ang hirap, grabe. Ay, naku, ako Jessie, may anak ako, ka pa. Ako Miss Princess, tingin ko baliktad. Pag umabot yung time, which I think it is going to be, the way your career is rising up, pag naging Michelle Yeoh status ka, kailangan i-give up mo na yung isa. Nursing. Papunta-punta ka na lang doon. O, di ba? Or meron ka ng sariling nursing home. Yes. Ikaw na kaya-ari. Sinasabi nga nila, may mga nag-encourage sa akin. Kaya lang,
yung personality ko, gusto kong pumasok sa trabaho, tapos pag uwi ko, ayoko nang iuwi yung work sa bahay. Pag may-ari ka ng isang nursing home or isang facility, kahit nasa bahay ka na, nagtatrabaho ka pa din, nag-iisip ka pa rin ng mga bagay-bagay. Ayoko nang ganun. Balik tayo sa ano, when it comes to your family naman, like, paano mo naman nababalance yung family mo? I mean, syempre, you need to have time for your husband and your daughter. Yeah, yun nga medyo, yun ang medyo nagsasuffer ngayon kasi I don't have as much time as before. Okay. Kaya my weekends are really sacred. So pag talagang super importante lang, tsaka lang ako gumagawa ng ibang bagay. Pero as much as I can, my Saturdays and Sundays are for my family. Bakit ka nag-decide mag-move sa US? Kasi okay na yung career mo sa Pilipinas. At that time, engaged na ako dun sa asawa ko ngayon. And then, tinanong ko siya kung ano, gusto mo bang tumira dito sa Pilipinas? Dito na lang tayo. Sabi niya, hindi. Kasi may mga kailangan siyang asikasuhin dito sa Amerika. At feeling niya, mas marami siyang opportunity dito sa Amerika. So, ako nag-decide na sumama sa kanya. Oh, so that's why you gave it up. Mas pagdating mo dito, naiinisip mo na ba na, you know what, forget about the acting skill, the acting stint sa Pilipinas. Dito magsa-start ako ng new life. Nag-aral ka dito ng nursing? Oo, dito ako sa Amerika nag-aral ng nursing sa Santa Monica College. What? Bakit nursing, sis? Kasi nung una, gusto kong maging psychiatrist. Kaya lang, it will take more than 10 years para magawa yon. So sabi ng asawa ko, baka by the time matapos ka mag-aral, magre-retire ka na. So hindi cost-effective. Sabi ko gano'n. Tama. Sabi ko, okay, sige. Fair. And so naisip ko, since health profession pa rin naman ng nursing, mas maikling panahon ang kailangan kong gamitin para makapag-aral, yun ang pinili ko na. Pagka nagmamaneho ko papunta sa work, pagmamaneho pa uwi, pagka kunyari nagluluto, may earbuds ako, nakikinig ako, nung nire-record ko yung boses ko, ayun. It just make sabay, it happen. Sabay-sabay. Kasi di ba nag-acting classes ka rin, di ba, prior? It's ongoing. Every Sunday. Hindi siya tumitigil pala. It's like going to the gym. It's like when you're an athlete, it doesn't matter kung yung playing time mo is only 12 minutes in one year. You still go to the gym every single day. Akala ko kasi, meron na ako mga pelikula dito sa States, may mga short films na ako, okay na ako, hindi na ako mag-aaral. Hindi, kasi ang stiff ng competition dito, so kailangan limber ka. Kumbaga, yung acting muscles mo ready to go. Pag dumating yung opportunity, locked and loaded ka na. Oh my God. Paano sis yung... Okay, start tayo dun sa class mo, acting class. Mm-hmm. Every Sunday, right? So, mm-hmm. Virtual lang yun. Mm-mm-mm. There are times you just do a self-tape. And then sometimes may mga production na from your video, they can already decide, kaya niya. Or this is the right personality, this is the right look for the role, or this is the right chemistry for the other actor, or believable nga na magkaanak, mag-ina sila or something. So from sometimes, just from the video, they can decide kung sino ikakast. Pero minsan, may callback. Kunyari, 10 kayo na napili, ipipin ka. Tapos sa 10, iko-call kayo for a Zoom or minsan na eco-cast na audition, virtual din. Tapos, titingnan nila kung marunong kang tumanggap ng redirection. Minsan kasi, pag binasa mo yung script, ang interpretation mo, ganito, ABCD, ganyan. Minsan, inaalam ng director kung marunong kang tumanggap ng instruction at marunong kang mag- iba ng style. Kunyari, iba yung pagkakaintindi mo ng scene, tapos ginawa mo na. Sabi, I like that. But let's try it this way. What if you were like this and this is how you feel and this is what you want? So kailangan ibahin mo yung, ito-tweak mo ng totally yung performance mo para maging iba naman ang atake.